So what's up mga idol, panibagong araw, panibagong vlog naman tayo. Meron tayo dito ng tangkap na Oppo A83. Ang issue nito, sabi ng may-ari, papatay-patay buhay pag nabuhay siya. Then mga ilang percent na mga 80% siya ay namamatay na rin. So ang naging sanhi nun ay yung battery fuse nito. Yun ang troubleshoot natin, at saka yung kanyang power yung volume brakes ng kanya, isa pa rin sira. Titestingin natin, buhayin natin. Yan. Ayan nga, parang kadamage ng LCD ah. Yun, hindi. So, nabubuhay naman siya. Pag yun yung mga 90%, namamatay na siya. So, to troubleshoot na natin. Yung gagawin natin dito, pagka natin, lalagyan natin ng bagong volume fix. Setup nga pala siya nagpagawa sa atin ito. Meron pang isang Samsung naman, ayaw din mag-charge, sa kanya din yun. Bali din ba ang ating gagawin? Ito na muna ang ating pinidiyuhan ito. So ayan, kaya nang dating ginagawa natin, ito yung si soldering. Ayan, ito. Ayan, ganun lang tayo mag-pupukos. Tigas para naman ang kanyang battery. So, bago pa daw to. Siguro ano yung tawag doon, laging naka-charge. Nagdaan siguro yun. Kaya ganun na nagiging dahilan. Pero pangkaraniwan na rin naman sa cellphone yung battery fuse ang nasisira. Pero yung iba, pinapalitan na nila ng battery, pero matagal pa rin pag naalis yung battery fuse nito. Saka i-ano na lang natin to. Ihinangan lang natin to, saka isang hibla lang ng wire ay ayos na. So ayun, inabaltan na natin to. Ayun, mga pangkaraniwang sira nito. Huwag lang ang Samsung, pagpatay-patay na talaga yun. Ah, walang battery fuse yun, rekta yun. So ayun, ito na yung battery fuse. Lagyan natin ng flux para madali siya matunaw. Ayan natin. Ayan, bibigit lang natin yan. Ayan, alis na siya. Ang karaniwan lang itong sa mga cellphone, basta matigas pa yung kanyang battery, okay pa yan. So ayan, nabigay na. So nabigay na yun, battery fuse. Ayan ang battery fuse na yan. Siyempre, panghinang. Ano lang. Yan. Yung iba nililigta lang sagad nila ng ano. Pero tayo nilalagyan natin ng hibla lang. Kahit mga dalawa lang na hibla. Yan. Hibla ng wire. Ito. Yan. Isa na lang natin.
yung ayun yun na siya yun yun yung battery piece nya ito yan so ayos na siya yun lang yun lang ating troubleshoot. Mahirap na daw siyang buhayin, papatay-patay siya. So ito na lang natin dahil na saka yung kanyang volume. Ayos na siya. Nandun naman tayo magbabas. Papalitan naman natin ang volume fix. So ayun, na kinuha natin ang kanyang battery fuse. Ito naman tayo sa volume. Ganito lang ka magpapalit ng volume nyo. Ayan. Ganyan lang. Ganyan lang natin. Naka-automatic siyang napunta sa parang seat icon. Nagpipindot na lang kusa. Parang susurtin na rin siya. Gamit na gamit ito ng may-ari. Buti dumating ka agad yung ating order. Ayun. Ayun na. So ayun. Oop, so ayun. Shout out sa ating mga walang sawang nanonood sa ating vlog. Yeah. Salamat sa inyong panonood. Yan, ayan na. Yan, magkakaalaman na tayo. Observahan natin to. Lalagyan na natin yung mga kanyang mga gamit. Ganyan. Sa mga bagong mga maguhan lang dyan bago pala nag-umpisa para din sa inyo to kaya ganun din sin bago lang tayo nag-umpisa eh. Hindi tayo nag-aral ng pagkagawa ng ganito, inaral ko lang sa panunood lang sa ako nagpapagawa ng cellphone. So ako eh, parang magandang magawa din ng mga cellphone. Pangkaraniwan na masisira din ang mga cellphone. So, sabi ko, parang ganda nga. So ayun, nagkahilig ako ng magawa ng cellphone. Ayun, hanggang nakahiligan ko na. Okay, hindi naman tayo nasisiro kahit paano. Yung ating mga customer natin ay nabalik. Binibigyan natin sila ng warranty. Dahil yung iba hindi nabibigyan na ng warranty. Tayo ay bigyan tayo ng warranty. Dahil yun ang binabalik-balikan nila ng warranty. Tulad ng LCD, ibigay tayo ng isang buong warranty. Basta wag malalaglag. Malalaglag, mababasa, may ipit, basta mga ganun. Para yun ah, ayos pala yun, may warranty pala dun. Basta yung sealer natin ang kakausapin natin para may balik natin yung pyesa na sablay, diba? Hanap lang tayo ng mga sealer na, pero kung kayong malalapit sa mga mall yun, mga urig yung mga gamit nilang mga pyesa, kaso lang may kamahalan. Nasa inyo na din yun kung kayo makakahanap ng magandang kausap ng sealer. Marami naman mga sealer dyan na talagang taong kausap. Dami ko ng order sa kanila, pero may sablay maagang binabalik nila. Nire-repan kagad yung ating pinapalitan ng bago. Misa papalitan na lang ng bago. So, ayun.
So, lagyan na natin. Kasi nabubunt-bunt pa lang, ano. So, lalagyan natin ng tape. So, ayun. Lagyan natin dito. Para pag babaklasin, hindi siya mabunot-bunot. Lagyan natin dati. Yan. Yan, o. Hindi na siya nalalaglag. Ayun. Testing natin. So ayun. Testing natin kung mamamatay siya. Testing. Ang bilis lang niya. Buhay niya. Yeah.